Inalmahan ng Malacañang ang reklamong treason na isinampa ni Attorney Oliver Lozano laban kina Pangulong Noynoy Aquino at Senador Antonio Trillanes IV. Sa pinagbatayan ng reklamo ng abogado ang pagsasagawa ni Trillanes ng back-channel negotiations sa China na aprobado naman ng Pangulo. May news to go, si Jay Sabale. Pilipino ba yan? Makabayan ba yan? My God! What kind of a senator is this? Trillanes told the Chinese that we cannot enforce our coastal protection. Yan ang pasabog ni Senate President Juan Ponce Enrile noong isang linggo, ang tila pagkampay umuno ni Senador Antonio Trillanes IV sa China, nang magsilbi itong back-channel negotiator para sa Pilipinas, kaugnay sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. May basbas ni Pangulong Aquino ang pagbisita ni Trillanes sa Beijing, China. Ito ngayon nabasihan ni Attorney Oliver Lozano sa pagsasampa niya ng reklamong treason o pagtataksil sa bayan laban kina Senador Trillanes at Pangulong Aquino na agad inalmahan ng palasyo. Babala ni Deputy Spokesperson Abigail Valte, dapat alaming maigi ni Lozano ang kanyang ginagawa dahil nangyayari lang daw ang treason kapag may gera na wala naman sa ngayon. Ayon sa palasyo, natatanggal lang sa pwesto ang Pangulo sa pamamagitan ng impeachment. Pero giit ni Lozano. Mali yung sinasabi nila kasi hindi ko naman pinapa-impeach. Hindi ko naman pinapatanggal. Pinapa-imbestigahan upang kung may treason, ombudsman may power to file impeachment. Dagdag pa niya, pwede niya raw ireklamo ang dalawa kahit walang gera sa bansa. Ayon naman kay Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law, tama ang palasyo na sa wartime o panahon lang ng gera ang treason na tumutukoy sa pagpaplanong ibagsak ang gobyerno. I saw the complaint. It's rather very sparse, no? And it was based on media accounts. Hindi ko alam kung bakit naging treason yon dahil mukhang wala ang mga elemento ng treason. Pero nanindigan si Lozano na dapat alamin kung totoong naging maka-China si Trillanes sa pakikipag-usap nito sa mga opisyal ng China. Kaya hihilingin daw niya sa Senado ngayong araw, imbestigahan nito. Paulit-ulit ng sinabi ni Trillanes, hindi niya ibinenta ang Pilipinas sa kanyang pakikipag-usap sa China. Jay Sabale, GMA News.